Maganda buhay everyone. Ayan, magka-transplant na tayo ng ating tawag dito, radish. Kasi natatanggal na ibang dahon, ang lakas ng hangin kahapon eh. Tapos hindi ko siya naitanim kanina umaga kasi sobrang lamig, as in napakalamig. So ngayon ko siya ita-transplant. Wait lang. Bubungkalin muna natin to. Hindi ko yan dun lalagyan. Kasi may pinapatubo tayo ditong kamote, di ba? So dito lang muna. Medyo bubungkalin natin ng malalim-lalim. Kasi lalagyan natin ng cow manure. May cow manure na kaming dumating. So yun lalagay ko. Kung ano lang magkakasya dito, ilay tatanim muna natin. Piliin natin yung may mga tatlong dahon na yun, itatransplant natin. Malamig ngayon pero hindi naman ganun malakas ang hangin. Kaya transplant na. Na-excite ako magtanim nito kasi nakaranas lang ako magtanim nito nung high school kami. Tapos, di ba, nung kapanahonan, yung edad, yung kapanahonan namin noon, uso yung gardening sa high school. So, nag-garden kami, tapos ang tinanim namin ng radish, sobrang daming naging laman, tapos binenta namin sa palengke. Tapos, basahin lang natin to. Anahin natin to. Kaganito din. Meron tayong maliit na kalaykay. Binili niya ng kapatid ko. Set siya. Bigat. Tapos ito yung organic cow manure. Binili namin by one take one. Kulang kg ba to? Parang 25 kg siya kasi mabigat eh. Ayun na, ilang kg din siya. 20 kg. Kaya palang bigat. So, lalagyan natin ito. Direct na. Ay, tumapit. Direct na natin ilalagay. Bago tayo mag ganyan. Kasi purong buhangin para ano, para may pataba na siya. Tapos papakita ko sa inyo mamaya, lalagyan ko din yun doon. Sabi daw kasi nung ano, tinawagan namin yung mag-deliver ng Bermuda grass. 110% daw, sure daw bukas i-deliver. Kasi naiinis na kami, laging cancel. Lagi nilang kinakancel yung delivery. Bigat niya. Sobrang bigat. Kukuha lang tayo ng or siguro kunin na natin to. Ito kasi binaon ko lang ulit kahapon, natanggal to eh. Ito mo, nawala na yung iba mga ano. May ibang dahon, naputol kahapon. Sobrang lakas ng hangin. Yan. Ngayon, lalagyan pa naman natin yan ng ano, ng another ganito. Tapos, kaya ko kasi siya gusto nang itanim. Ito kasi mga sili, sumusuloy na. Thank you.
lagyan ko na ng cow manure. Ngayon, dahil may cow manure naman na siya, ibabalik natin itong buhangin sa ibabaw. Para lang may suporta siya. Para hindi mapapalad ng hangin yung cow manure. Yan, tapos saka natin didiligan. Meron kami dito ng ligadera ginawa ng kapatid ko. Wait lang. Yung ginawa niya, binutas-butasan lang. Marami naman ako inigib na tubig kagabi. Ganto lang yan, oh. So, okay na yan. Hopefully, mabuhay siya. Didiligan ko din muna lahat muna to. Tapos, itong natira na isang sakong, yung kunting, itong nabuksan ko na sako ng cow manure, ihahagis ko na dun sa kabila. Ibablog ko din. Yun lang at magandang buhay! Yan, mahirap pala. Magano. Bumili ako ng yelo na bell pepper. Ang tawag dito sa amin is capsicum. Pero nakalagay red, pero yellow naman siya. So, ang isang piraso is 1.02 dirham. So, ito times mo sa 13.5. Yan, yan yung price niya. So, ang mga pinili ko, lahat nito is yung parang papatay na ba? Yung mga ganito na, o yung ang tawag dito? Kulubot-kulubot. Ayan o, kulubot-kulubot. Tapos, bumili din ako ng tanglad na natsyempohan ko na mura. Ilang piraso to? 2, 4, 6, 8. 8 pieces. 5.86 dirhams. So, ibababad ko muna siya sa water para magkaroon ng ugat bago natin itanim. Tapos, may nakababad ako doon na 4. Then, na ganito, may mga ugat na siya. Now, dahil yung kamote natin, iisa lang yung napabili ko nung nakaraan. Okay, sa mga kapatid ko, para itanim. Kahapon sa grocery dun sa may sa amin, umuwi kasi ako ng Dubai. Nakakita ako ng kamote. Okay. Na yung may mga ugat na, hindi siya linis. Kasi yung nabili ng kapatid ko, linis na linis eh. So, nakakita ako ng may mga may ugat na. May ugat pa ha. May ugat pa, ayan. At saka ng suloy. Ayan o, may suloy. At saka ito, may suloy na. Na kamote. Kamote ba to? Oo, oh, kamote. Tingnan ko. Parang nagduda bigla eh. Ay, radish! Hindi pala siya kamote. Pasaway. Radish pala siya. Eh, may radish na ako eh. Ano ba yan? Epic face. Kala ko pa naman kamote kasi kulay pink yung pala radish. Ano ba naman yan? Pasaway. Anyways, wala tayong magagawa dyan. Ganyan talaga yan eh. Patuboy na lang natin. Doon may radish akong marami. Eh, wala tayong magagawa. Yan. Tapos, bumili ako ng ito ang napakamahal talaga. Mustasa. Mustard. Yan, bumili ako ng mustard. 2 piraso lang yan. Okay, ang presyo is 7.34 dirhams. So, ang 18 per kg siya. Mustard is mustasa. Okay. Puputulin ko yan. Ito, puputulin ko. Tapos, ito ibababad ko muna sa tubig. Then, pag may ugat na, saka ako siya itatanim, papabulaklakin ko. Ganun ang purpose. Then, ito, akala ko mustard na katulad ng sa atin. Ito, mustard na to. Hindi ko alam kung anong mustard to. Mustard seeds na nakalagay. Pero pakiramdam ko, ito yung mustard na black mustard. Iba kasi yung hindi ko alam kung mustasa to. Pero ito try ko para itanim. Malay natin kung mustasa nga. Okay. Then, bumili ulit akong sayote. Tinamuhan, binili kong sayote. 2. Pabulok na yan, oh.
8.64 ang presyo niya sa dalawang piraso. Ayan. Ibabalot ulit siya kasi yung isa parang mamamatay dun eh. Pero yung dalawang naitanim ko buhay na. Ayan. May ano na siya, may suloy na oh. Ayun. Pero ang gagawin ko dito, idiretso ko na siya itanim para hindi na siya mahanginan. Pag nahanginan kasi nabubulok. So dun na lang siya hayain na doon. Tapos itong isa, ganun din. Ayan oh. May suloy na. Oh, bulok na siya. Tapos, ito yung nahingi natin na tanglad. Sige lang. Baba ko ha. Dun sa salon. Nakahingi ako ng ano sa katabing grocery sa salon. Ayan oh. Hinila-hila ko talaga siya. Nanghingi ako. Sabi ko, ibang lahi. Oh, di ba? Puputulin ko na lang siya dito. Ayan. Pauugatin ko na. Itatanim ko na kagad kasi may ugat siya. So, baka matuyo pag hindi agad natin tinanim. Yun lang, papakita ko sa inyo pag naitanim na kasi wala tayong yung ating anong tag dito? Ating tripod nasa loob, nakalimutan. Ayun lang. Wait lang. Picture natin. Naka bloopers tayo sa radish. I thought that it's a kamote. Hindi pala. Wrong dial. Narong dial tayo dun ah. Patay tayo dyan. Wait, hold on. This is the mustasa. Oh, diba? Mustasa. Picture.